kapagpalang ko sa ating lahat. Magsitayo po tayo lahat at sabayan natin ang pambuhay. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, kaming mga kinukos na ay tumayan mo ngayon sa iyong kagandahan mo upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, mamanda ng kalayaan at mamana sa pilit mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang ka. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinapatag nila ang kalooban ng mga alahat at pinagayuan na manahimik tapat sa pananampalataya. Magdaranas mga tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, pumirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayon. Ang mga ito'y itinamubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinaap nila ang Pisidiya at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Antioquia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawain. Inanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipo nila ang mga kaanib ng simbahan at sinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paano binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Gentil ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at ating Hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at ating Hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng hamag. Balay at manalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukumpas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong minalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin kang pasasalamatan. Mabanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ipapalitan tunay kang dakilat makapangyarihan. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Dakilang gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mapapatid nila ang kadakilaan ng pagkahari mo. At pagkahari ko'y sadyang walang hanggan, hindi magpapako. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dagang langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhag sa Diyos, gaya ng babae itakasan. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaki, mapapagawa.
Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papatirin niya ang kanilang mga lupa. Wala nang kamatayan, lalamhati, pagtiyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakatuo sa trono, ngayon, inabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag gusto natin ang ating iniibig, mamaya kapag ayaw na natin,
hindi na natin iibigin. Kaya yung pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo, pag-ibig katulad ng pagmamahal ni Jesus. Kaya ito rin po yung pasiyan kung bakit po yung kasal ay kung tawagin natin ay indisyon ng mundo. Yung kasal ng simbahan. Sabagat yun yung pamamaraan na katulad ng pagmamahal ni Jesus. Pero hayaan po natin na yung ating paninilay sa bagay na ito ay umikot po sa itong puntos. Masabi natin na kasi dito tayo nakikilala. Ito yung indelible mark sa bawat tagasunod ni Jesus. Sa tunay na mananampalataya na Katolikong Kristiyano. Alin ang umibig katulad ng pag-ibig ni Jesus. Medyo malamang po yung scope na nabanggit kapag pinag-usapan natin yung pag-ibig ay hindi natin matatapos sa isang araw. Pero hayaan natin na hindi pag-inagilayan natin sa tumpaka. Paano nga ba natin magagawa yung utosness? Umibig katulad ng kanyang pag-ibig. Una, ay maging inspirasyon tayo sa iba. Hindi unawaan yung tayo ay ang bumatay ng enthusiasm ng iba. Bagkos ay tayo ay magbigay ng spark para lalong tayo kumilos sa tuntik na ito. Ito po yung ginawa nila Pablo at Bernabe. Na nakita po natin sa unang pagbasa sa aklat ng mga gawa. Na, sabi na ko ay sinayang natin na narinig natin ngayon sa araw na ito ay napakinggan natin ang anong sabi ko rito. Sabi ko, pinatatila ang kalooban ng mga alagad at pinapayuan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdarara sa mga tao na maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. So, bahagi yun na kung saan ay ipinamanin nila, pinatatag ang kanilang kalooban. Kasi, alam po natin, sa daigdig na ito, kuminsan nakita po natin na rin may sasawa tayo. Kuminsan tayo ay sumusuko, siguro sabihin natin, ito na naman. Ito na naman yung problema na hinaharap natin. Nung paulit-ulit na lamang. At kuminsan, hindi naman yung problema. Kuminsan yung tao may dala ng problema. Yun ang tibun. Pero yun ay pinapahayag ko na sa pamamitan ko ni San Pablo at Barnabas. Ay maluwanag ko, ano? Let us inspire one another. Pagbigay ko tayo ng inspirasyon na lang, magpatuloy tayo na ipahayag yung mensahe na ibinibigay ni Jesus. Huwag tayong maghina. Lalo-lalo po pag pinag-usapan natin ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya po rin po maliwanag yung ipinahaya ko sa ikalawang pagbasa natin ngayon na sa aklat ng Bihang-Bayang para magkaroon tayo ng bagong langit at bagong lupa. Mawawala na yung dating lupa at dating langit. Mapapalitan na ang tinatawag po natin ng kaligayahan ng ulo ng buhay na walang hanggan. Doon ay wala nang kamigatian. Pero bago natin marating, patulad na po ng pangyayari ni San Pablo at Barnabas, ay kinakailangan natin na paalalahanan ng bawat isa. Pagkatagal natin ang bawat isa. At ano yung pamamaraan na makita mo natin? Ay kinakailangan naman tayo ay mag-inspirasyon ng bawat isa.
na sabi na natin, makita lamang tayo. Sabi mga pari, kung may sinasabi, lumalakas yung bukas yung po kasi nakita kita. So ganoon din po naman yung makita natin, anawa ay makita sa atin. Magbigay tayo ng inspirasyon, lalo-lalo sa pagtubo natin sa pagyayan ng ating pumikamata. Kasi ito natin, noong daan na ating tinangahan na hindi madali, medyo may kahirapan. Sa turo ng ating Panginoon sa Kristo, ay makita ko namin, lalo-lalo natin magawa yung turo ng pagpapalawad, kapayapaan, may pagmamahal ang sinasabi namin, no? Yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal ni Jesus. Oh, napakahirap mong gawin yun. Kumaari na lang sana sa atin eh, ay yung pagmamahal natin, yung padaling sa atin yung pagmamahal na alam natin. Pero yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal ni Jesus, ay may yung napakahirap bigyan ng katuparan. Kaya anong pinakailangan? Sabi nga natin, ipos mo yan. We have to push one another. Hindi para sa kapahamakan. Hindi para sa itulog sa kapahamakan. Ngunit pinakailangan natin na magbigay ng inspirasyon. Na makita natin na kapag tayo nakita, nakapagpapaligaya tayo. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na baka sa pamagitan ng ating mga pagkilos o simple sa pamagitan ng ating presensya ay makapagdulot tayo ng inspirasyon sa bawat isa para ipagpatuloy ang misyon na ipinapagawa ng buong may kamara. Yung hamon bilang mga tanda ng kanyang pag-ibig sa iba. Na kung minsan sabi nga natin, ay tayo din ay napapagod. Pero yung support na kinakailangan natin, support system, para huwag tayo mahinama, huwag tayo mahumay sa buhay na ating inaharap sa daigdig na ito. Yun po yung una. Patatagin natin ng bawat isa. Palakasin natin ang bawat isa. Sabagat yung pinapagawa ni Jesus ay hindi ang pamamaraan na katulad ng gawa ng tao. At maging paliwanag ko sa atin, no? Sabi na natin, ang Easter people, kung tayo ay kulay ng mga mananampalataya ng Kristo kulay ng buhay, we should inspire one another. Pangalawa, alam ko natin yung pagkakataon na sinabi ni Jesus yung hamon na ito, magmahalan kayo patulad ng pagmamahal ko sa inyo, ay anex, kailan ito na ginawa? Sa huling hapunan. Kung inyong maalala, sa ulong hapunan ay nandiyan yung tinatawag nating Last Supper. Kaalis lamang ni Judas. Pero bago pa ulong hapunan, ano yung nakita ko natin? Nandiyan yung ginagawa natin tuwing Huwebes Santo. Yung paghuhugas ng mga paa. Kaya napakahalaga po yung paglilingkod. Paglilingkod. Na tayo inaanyayaan ang pumigapal na maglingkod sa bawat isa. Na ito yung may pahayag mo natin na kaya mo tayo na rin po ay paano maglingkod at the service to one another. Well, siguro sabi nga natin yan, nakasama na dyan, may bawa yung paghahanap buhay. Pero huwag natin kalukutan ng elemento ng paglilingkod. Tulad ng bawa na may tindahan. Tindahan, kaya ka nagbagay ng tindahan para ikaw ay kumita. Pero kaya ka rin nagbagay ng tindahan para ano?
yung kapitbahay mo ay nakabili ng tinta mo na hindi na siya nalayo, hindi na siya pumunta ng bayan. At makabili ng tinta mo na affordable, that is service. Pagunin mo yun. Kaya maging tayo man ay public servants, private employee, kahit na tayo ay mga tagapamayapa, o ano man yung katayuan na hindi ginagawa, kahit nasabihin nga mo natin yung iba na may baril, kaya may baril na yung always at the service of the people. Yun ang mga pakita. Ay, ikaw tayo. Mga pari. Ay, makita natin yung ating pakiriskaya na ito ngayon para magtingkod sa bawat isa. Ito na yung maging bahagi ng ating kalooban. Narito tayo ay para pagkasa natin ng paa ng bawat isa. At doon makikita ko natin na yan. Maliwanag ko sa atin na tayo nagmamahal katulad ng pagmamahal ng Yesus. Pagkatulad na po ng sinabi natin, hindi nga mo yung tayo nabilikod sa isang grupo ng tao. Kung tayo nabilikod para sa lahat, wala tayo sa sinisino. Mayaman man yan, mahirap man yan, matanda man yan, bata man yan. Lahat, pagbilikuran natin. Pangatlo, una, bilang inspirasyon sa bawat isa. Pangalawa, maglingkod. Maging bahagi ng ating patilo sa kayaan tayo na ito ay parang maglingkod. Pangatlo, ay ano, ay to elect a righteous leader. Ang pumili ng isang mabuting pinuno. Saan nyo naman pag kinuha yan? Ay dito rin ko sa unang pagbasa. Bagamat ko sa unang pagbasa, ang tinutukar na ipinahayag ko sa atin ni San Pablo ay yung leader of the church elders. Kaya po tayo sa mga ating mga villages, meron tayong mga chapter coordinators, meron elders. Itinalaga natin. So maraming salamat po sa mga nangunguro sa ating mga villages. Dapat po sa ating pananampalataya, may mga village coordinator tayo, may mga puro coordinators tayo. Yan ay makita ko na kung saan ay rin. Ay itinalaga. Pinili ni San Pablo at ni San Bernabe. Kaya yung ulitin ko sa inyo, yung ipinahayag ko sa gawa ng mga apostoles. No? Anong sabi ko? Sa bawat simbahan, umiyak sila ng magandang mamahala. At matapos manalangin at magayuno, ang mga ito'y itinanggulino nila sa Panginoon na kanilang minanamadigan. So, lalo na, hindi lang mo siguro para mo sa ating nangunguro sa simbahan. Isama na rin natin kasi malaki na rin ngayon ang eleksyon. No? Yung nangunguro sa ating gobyerno. No? So naman po ay makapamingin tayo na mga tao na kapag pala tayo nagmamahal sa Diyos ay bibili rin tayo ng mga taong mangunguro na kung sa usin po ay alin ay may pakita natin na kahit pinigli natin ay parang itinigit na makatutulong sa atin na maging gabay natin sa ating mga kapwa mamamayan. Hindi ito yung mga mamumuno na magiging problema natin o na ito yung gagabay sa atin. Hindi naman kinakailangan maging santo yan o maging si Superman na sila na yung magbibigay ng solusyon sa lahat ng aming problema. Pero kinakita na natin na kahit na paano ay mayroong gagawin sa atin. Kaya, sama po, ito'y maging bahagi ng ating pakiros. Sa kung paano pa ko para napakadagdag po yung ating unang magbasa kasi
Siguro may kanya-kanyang kayong masyad, pero ano yung gagawin? Patulad din po ng panay na ibinigay ko po sa inyo noong nakaraan ko, ano? Sabi mo, unbending this. Dalawa po, yung ibinigay ngayon sa amin sa unang pagbasa, sa aklat ng mga gawa. Una, manalangin. So napakalaga po, kausapin natin si Jesus, kausapin natin ang Diyos. Panginoon, sino po ito? Sino po yung gusto ko iboto ng katutulog po sa ating bayan? Pangalawa, pagkaayon po. Fasting. So, hindi na mo siguro sa pagkain. Pag-ayon na tayo. Magbigay tayo ng sakripisyo. Pwede sa pagkain, pwede sa paninigarilyo, o pwede sa mga halimbawa, mahilig tayo sa mga bagay na magbigay ng manood ng sine, no? Pwede natin fasting. Hindi kaya ay minsan na magsasakay tayo ng tricycle, ay tayo ngayon maglakad. No? Ay, ang sabihin natin ng Panginoon, no? Itong paglalakad ko ay minsan namin sasakay ng tricycle. Hindi lamang ako para ako'y pagpawisa, no? Kung ano yung iniaray ko na ay ako'y magabayan mo kung sino yung pinuno na pinuno-pulong ko, no? Sa darating na eleksyon itong Mayo 9. Mahagi yun. Alam mo dahil, yan po, no? Kaya makatutulong pagmamahal ko yan sa kapwa. Yung mga daming bumoto natin na sa pagkatingin natin ay makatutulong para po sa lipunan nating inagalawan. So ito mong tatlong ito. Maging inspirasyon ng bawat isa. Paglilingkod sa lahat ng uri ng tao. Pangatlo, ang pumili ng tao para po mahulog sa ating lipunan. O, lalong-lalong na ngayon pagdating ng eleksyon. Ito po yung isang pamamaraan na maipahayag natin, tatlong pamamaraan na pwedeng masabi natin na ako, nagmamahal ako, katulad ng pagmamahal ni Jesus. Sumasampalataya ako sa Diyos sa pangangalagahan sa pangalan na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa pag-isong isang anak ng Diyos, Panginoon na ang tao, na dalawang tao sa walang na Espiritu Santo, ibinangalan sa Tamayang Eben, ibinangalan sa akin ipon sa Pilato, ibinangalan sa Diyos na matay ng Dibindi, na naawas na Diyos na may pangalan, na may gano'n pag-ibig ng walang hanggan, buong paniniwala natin ipanalangin.
Panginoon, tingnan mo ang iyong bayan. Panginoon, tingnan mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, naway maging buhay na halimbawa siya ang pag-ibig ng Panginoon na tumatanggap sa lahat ng tao at walang itinatangin sino man. Manalangin tayo. Panginoon, tingnan mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi naniniwala sa Diyos o kay Kristo Jesus, naway ibuhay ng Diyos ang kanilang mga puso at buksan ang kanilang mata sa katotohanan. Si Kristo lamang ang Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, tingnan mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga Kristiyano, naway magkaisa sila bilang isang katawan kung saan si Jesus ang ulo at tayo ang iba't-ibang mga bahagi niya. Manalangin tayo. Panginoon, tingnan mo ang iyong bayan. Para sa mga may mabibigat na pangangailangan, naway makakatuo sila ng pag-asa, kaginhawaan at katugunan sa mga pangyarihan, mapagpala at maaasahang salita ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, tingnan mo ang iyong bayan. Para sa sambayan ng Pilipino, naway magkaroon tayo ng mapayapa, malaya at malinis na kalalan na magluluklok sa mga pinunong tunay na piniti ng mamamayan at tunay na magsisikap para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingnan mo ang iyong bayan. Ama, panibaguhin mo ang aming puso sa kalooban upang manularan naming lagi ang mapaglingkod na pag-ibig ni Kristong Anak mo at aming Panginoon na nabubuhay ng kaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagkahalik ng banal na magkabalik na iyong mga kalabog at ng aming aray kami pinagpagsak
pagsalot mo sa iyong buhay na namumukuntahin at walang kabantay. Ipagalaw mo ang aming paikinabang at iyong paikinsama ang aming inangasahan ay siya'y umiral sa aming pangungay araw-araw. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos, puso at iwan. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ang aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang maghahain ng Mesiyas sa pagtupa ng umuwas sa aming lahat. Sa itinagang maasaran at matapatan niya sa pananagutan, ay siyang pumako sa dating pamuhay sa sagatapuhang ng inasa sa magkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na nakipagkas, nakipagkapatid kay Jesus. Ganap na ginapok upang ang mamana namin sa makipagkapatid kay Jesus. Kaya kayo sana mga MGC awin ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.